Another day vlog. Ain't nobody why this talking. Nandito tayo, nagsundo tayo ng mga bakang nanganganak. So, kung napansin nyo, may nakabitin dyan sa GCB ko. Yun yung ginagamit natin na pang, ano, pampatayo ng baka. Kasi may mga baka na, ano, na kahit na gamot na, hindi pa rin makatayo kasi ngalay pa rin yung paa nila kakapanganak. Kumbaga, na matagal sila naglibor. So naubusan sila ng lakas o calcium. Kaya binigyan natin siya ng glucalpose. Yung glucalpose, yun yung combination ng tatlong gamot. Yung may calcium. Kasama na yung calcium doon para maging malakas sila. Pero dahil sa sobrang haba ng paglilibor nila ay naging mahina na sila kahit bigyan mo na siya ng calcium. Nanghihina na. So, yung naglalakad sa huli, yan yung pinatayo na natin yan kasi malaki din siya na baka. Kumbaga, nahirapan siguro to ng anak. Kaya hindi nakatayo kahit nabigyan natin ng bag. Tapos may isa pa tayong papatayuin dyan sa may colostrum. Nandun sa malayo. Mamaya ipakita ko sa inyo paano natin patayuin at paano natin ilagay itong nakabitin na gadget natin, paano to gamitin. So tara, so ayan mga kabaka, puntahan na naman natin yung isa na ipatayo natin kasi nagamot ko na rin to kanina ng bag, ayaw pa rin makatayo kasi yung sa likuran niya na paa, kung napansin nyo sa malayo, nagpupumilit siyang tumayo kaso mahina yung likod na paa niya. So ngayon, tulungan natin makatayo gamit itong nakabitin na ano, kabitin na bakal para pang lift up. Ikakabit lang to sa ano, sa may hips nila. Sa hips natin ikabit. So yan o, hindi pa rin siya makatayo. Yan siya. So kanina pa to, kaya tulungan natin na may patayo gamit ang lifter na may chin. So doon lang tayo sa ano, dadaan lang tayo sa may likuran niya para makapabor. Ayan o, nagpumilit siyang tumayo. Yan o. Pero mahina yung ano niya. Baba lang natin yung chin. Tapos ikabit natin doon sa may hips niya. Yan. So kabit muna natin. Yan. Yan mga kababa, no? Kamula natin to sa hips niya, lagay. Pagpila ang buto ng hips ito. Lakas muna natin ito. Lakas.
gawin lang natin na mahigpitan natin mga kabaka kasi baka malaglag yung baka. Pag hindi natin mahigpitan, kaya iangat na natin. Tayo na siya mga kabaka, no? So gamit natin yung GCB. So yung GCB, yun yung gamit natin. Kaya naka ano siya, naka hook up siya dun sa may hips niya. Dito lang natin siya kinakabit, dito sa may hips niya, kabilaan, sa kabila din maglock yan siya dyan. Ito yung paghimpit. Kaya hayaan muna natin siya ng mga ilang minuto para yung daloy ng ano niya, dugo niya sa mga paa niya, kasi sa tagal niya nakaupo sa paddocks, nagmamanhid na yung paa niya. Kaya tingnan mo kung ano, wala pang lakas tapos nanginginig siya. So hayaan natin ng mga ilang minuto para mag-circulate yung ano niya, bababa yung dugo niya sa paa, para mababalik na yung ano, normal, para hindi na siya magmanhid. Umaya-maya, tanggalin natin tong ano natin, yung chin, para makalakad-lakad na siya. So, yan lang kadali, no, mga kabaka, kung ano, magtulong kayo sa mga baka na hindi talaga makatayo. Yan, so, tanggalin na natin yung ano, yung kinabit natin chin sa kanya. Subukan natin siya na makatayo sa sarili niya. Naglalakad na siya. Kasi sa sobrang tagal niya na nakaupo, nagmamanhid na yung paa, wala na siyang ano na, hirapan na siyang tumayo. Kaya ngayon nakadaloy na yung ano niya. Mga minuto lang pinakawalan na natin dito sa mula sa chin na ginamit natin pampatayo. So gamit natin yung GCB muli. Yan, telescopic na GCB. So maraming salamat, hanggang dyan lang muna mga kabaka, hanggang sa muling vlog. Ganun lang talaga pag handling sa mga nanganganak. Gamutin mo ng bag, pag hindi pa rin makatayo, nahirapan tumayo, malaman mo naman na malakas na sila pag bigay mo ng bag, kasi nagpupumilit silang tumayo. Kaso lang, mahina nga lang daw yung, mahina nga lang yung paa nila. Kaya ayan, naglalakad na siya, babalik na yan sa normal. So hanggang sa muli, yan pala yung pivot namin, umahaba yung pandilig namin ng paddocks. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, iikot yan sa paddocks. Yan yung tinatawag naming pivot o pivot. Yan, may mga gulong yan. So may mga sprinkler yan, yan o, bawat. Kung makita mo yung parang letter V na yan, yung katabi niyan, may mga parang stick pa baba. Yan, mga sprinkler yan. Sprinkler, yan yung magdidilig ng damo. 2 hours later. Mga kabaka, yung colostrum natin nasa ano, pinapakain namin sa feed pad, no? Pero may nakita akong nagka-downer. So bigbigyan na naman natin ng local post, ng bag. So ngayon kung makita nyo, puntahan natin kasi nagka-downer. Nasa ano, nakadapa na siya, nasa feed pad. Kasi yung feed pad namin is dalawa to. Itong lumalabas na, ito yung ano namin, yung dry.
yung mga nganak pa lang. Ito sila. So, palabas na. Tapos na silang kumain kasi nakadalawang oras na sila dito. So, ayan oh. Kung makita nyo, may downer tayo na isaw. Ayan. So, gamutin. Bigyan lang natin ng bag. At saka, shout out pala kay Emer Technology TV, yung bagong subscriber ko. Shout out Buseng. At saka kay Jan TV. Shout out. Ayan, yung mga baka natin na colostrum. Ito yung nanganganak na. Yung lumalabas, yan yung hindi pa nanganak. So, gamutin lang natin tong ano. Gamutin lang natin tong downer. So, yung nagka-milk fever. Isa sa mga palatandaan na nagka-milk fever yung baka, kahit kasi may iba talagang nakadapa lang eh, or ano, kung hindi mo siya anuhan, kung titignan mo lang siya, una tingnan mo yung ilong niya. Kung mapansin mo yung ilong niya, tuyong-tuyo, no? Kasi ang mga baka, lagi ang pawis yung ilong nila, may pawisin talaga yan. Kahit malamig o mainit, pawis yan. So dito, kung makita nyo, tuyo yung ano niya. Oh. Tapos sinihingal siya. Tapos yung pangalawa, pag may lagnat siya, kapin mo lang yung tinga niya. Pag hawak mo, malamig, yan. May lagnat yan. Pag sobrang lamig yung tinga niya. Tapos tuyo yung ilong. Yan, ilong niya o tuyo. Makita mo yung mga baka, tingnan mo, malamig ngayon, pero yung ilong nila, makita mo, nagpapawis yan lagi. Ganyan yan, basa. Lagi yan, basa. So, gamutin lang natin tong downer na to. So, magamot muna tayo mga kabaka. Hindi ko ma-video kasi nandito tayo sa pidpad yung mga baka makulit. Alam mo naman, pag mga bago sa paningin nila, yan o, nataihan na yung ulo niya kasi doon siya sa puwitan nagtambay sa kasama niya. So, yan, gamutin muna natin. Kau, gamot muna tayo ha. So, yan, pansamantala tayo nagagamot, no. Yan o. Kunti na lang. Tatapos na tayo. Yan, yan yung karayom. So, patapos na tayo. Yung mga girls nakatingin sa labas. Gusto na nilang babalik sa paddocks. So, yan. Tapos tatayo na ito ngayon. Tatayuin natin. Wala na, ubos na ang bag. So, tansahin lang natin kung saan yung ano ha, para hindi siya mapasukan ng hangin. Tapos paghugot mo, ganunin lang para yung sugat mag-cover. So ayan, tatayuin na natin. Come on, girl. Malakas na yan. Pailing-iling na siya. Tama yung gamot. Pag ganitong mga klase na baka, mga kabaka, yung mga Frisian, yung mga ganyan, black and white, madali silang maka-recover, makatayo ka agad. Hindi katulad nung Jersey, yung mga brown na yan. Yan, pag magka-milk fever yan, tagal maka-recover. Kaya, maano yan sa mga sakit-sakit ang Jersey. Pero maganda ang gatas nila sa Jersey. Kung maano lang sa sakitin lang, o madali lang mag-week sa sakit. Come on girls, get up. Hey. Yan, tumayo na siya. Yan yung mga ano, Frisian, madali lang sila magamot. Daling maka-recover.